medyo hot po ang video nito, no? Sabi niya, request video po. Sabi niya, pa-topic naman po about everybody's favorite number sa East 9. Matagal ko na po ito request, ma'am. Since last year pa. Sana naman mapansin na. Okay, eto na po ang video ito ay para sa inyo. Hindi po 69 ang tawag ko dito. Ang tawag ko dito is 88. Why 88? You ate me, I ate you. That's 8 together. Alam nyo guys, maganda talaga tong position na to, no? Kung tama ninyong nagagawa ito. But mostly, nahihiya pong gawin ng position na ito kasi very conscious sila eh kung ano yung amoy pagdating doon. Better siguro, no, na pag-usapan natin dito kung paano ba natin ma-execute ito ng tama. Kung ano ba yung dapat at hindi dapat gawin bago natin gawin ito. This is a receiving and giving technique at the same time. Alam nyo guys, pag nagawa nyo ito ng tama, it's really amazing. Pero, kapag hindi nyo po ito nagawa ng tama, posibleng hindi nyo na po uli ito ulitin. Let's talk about 3 things na dapat at hindi dapat ninyong gawin para mas ma-execute ng tama ito at mas mag-enjoy kayo. Number 1, preparation. Of course, preparation. Dapat alam mo na gagawin nyo ito. Marami pong position na magandang gawin, na kaya natin gawin, pero itong position na to, kailangan ng hygiene. So, kailangan mong linisin yung kasuluk-sulukan, kailalim-ilaliman ng iyong vulva at ng iyong puwet. Bakit? Hindi na natin to paligoy-ligoy pa. Kapag baliktaran po ang position, of course, yung ilong mo at yung ilong ng partner mo ay nakatapat dun sa puwet ninyo. So, very important na prepare yung hygiene mo dito. Kasi lahat ng fluids ay posibleng maamoy o mapunta doon sa mukha ng partner mo. So, lahat ng mangyayari po sa posisyon na to ay vice versa. Ano yung maaamoy ng partner mo doon, aamoy mo din. So, kapag gagawin nyo po ito, siguraduhin malinis. Huwag lang sabon itself. Kailangan gumamit kayo ng scrub or yung sponge para kuskusin yung mga kasingit-singitan. At sa lalaki, ganun din po. Para naman kung may matirang amoy, hindi na masyado malala. At kung may amoy man, huwag na natin pansinin yon dahil we are all human beings. So, lahat tayo may mga bahong tago sa katawan natin. Hindi po totoong manatili kailangan na amoy bulaklak yan kahit na ano na yung ginagawa ng partner nyo dyan. Kasi may natural po talaga tayong amoy at hindi masyadong mabango yun. Number 2, dapat alam mo kung saan ka komportable. Anong ibig kong sabihin? Kung ikaw ba yung nasa ibabaw or siya ba yung nasa ilalim or baliktad? Pero ako guys, I recommend, ano, kung nasa ibabaw, dapat yung babae. Kasi pag yung lalaki, baka ma-choke kayo kapag masyado na kayong nadadaganan. Pag hindi kayo komportable, baka after yung nagawin nyo yan, eh, ang dami ng masakit sa katawan nyo. So, hindi nyo na uulitin. Very important po na hindi lang yung partner ninyo, yung nabibigyan ninyo ng pleasure. Dapat nakakatanggap din po kayo ng sarap. So, better na yung babae po ang nasa ibabaw. Or, pwede rin naman pong nakatagilid kayo side by side. So, laging tandaan na, no, meron po kayong mga safe signal. For example, nacho-choke ka na, tapikin mo yung legs ng partner mo para mag-iba kayo ng position. So, imaginein mo, yung balls ng partner mo nandun sa noo mo. Diba, hindi ka komportable gawin yun. Pwera na lang, may mga babae din po na nakakaramdam sila ng extra arousal kapag medyo nacho-choke sila. And, last one, don't forget to use your hands. So, alam natin na oral po ito, pero huwag natin kalimutan na gamitin ang ating mga daliri, kamay, para mas makadagdag pa ng pleasure dun sa partner ninyo. Kung kinakailangan i-rub ninyo yung kanyang tinggin, lamutakin ninyo yung kanyang puwet, do it. Ang lahat ng ito ay makakadagdag sa pleasure ninyong dalawa. Hindi po masama na mag-explore kayong mag-asawa during sa mga ganitong moment. Hindi rin naman masama na gumamit ng toys para mas ma-discover pa ninyo yung mga pleasure points natin. As long na pareho kayong may consent doon sa gagawin ng mga partner ninyo sa inyo, wala pong masama. Through that, nagkakaroon kayo ng deeper connection, deeper level of bonding, and mas napapatibay po ninyo yung relationship
ninyo. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang tips na napag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!